Tapos sinanong nila kung magkano yung sweldo ko. Sabi ko, dito, dito. Tapos sabi ko dati, well, doon sa Zoom, saman, sampo naman talaga, diba? Tapos sabi niya, paano kung operan ka namin yung same salary na dati? Big willing to pay. Sabi ko nga, kung nandito si Alessandro, ko, magdadalawang isip talaga ako. Ay, hindi ako magdadalawang. Ay, magdadalawang isip talaga ako. Kasi syempre may iya ako sa amin ko. Si Alessandro. Kung nandito si Alessandro. Pero ko kasi parang mas maganda yun. Yung job growth mo sa ano. Oo. Diyan sa Agabel Captors. May growth. Yung senior admin kasi walang growth. Ang problema ko naman dito, ng mga amo. Hirap na hirap kasi ako na ako yung inaano nila sa commercial. Ako doon sa kanta ko yung kailangan. Wala namang tapos yung mga ano mo. Kumbaga parang nag-iisa ka sa TikTok. Walang nagsusupport sa'yo sa likod. Na kapag kailangan ko, okay lang ako i-ship. Kasi ganito ganyan. Kasi meron tayong lead time na kailangan i-follow. Tapos ako yung nasisira. Sa customer, ako yung naka-front eh. Tapos wala naman silang ano, gagawin. Puro salita. Sino yung Alessandra? Si Alessandro, yun yung dati kong amo. Ano yung kumuha sa akin, Italiano. Asan siya? Malis na. Ayos ka na rin. Kasi mula nung umalis siya, ang pangit na nung department namin. As in, parang iniisip pa nila na wala kami masyadong ginagawa. Eh, alas lang, grabe kaya. Lahat na lang yata ng kahit hindi namin trabaho ginagawa namin. Hindi eh, ano pala, okay na rin pala yun. Kaya nga parang blessing in disguise. Ang gagawang bagong nalaban sa'yo? Anong bibili sa'yo? Kasi parang nung morning, nag-aano ako. Sorry ko, Lord, bakit parang ang hirap-hirap na maging na mag-adjust dito sa kumpanyang to. Kasi okay na eh, nung mga nakarunong nalito pa si Alessandro. Tapos biglang nagbago yung management, biglang ang gulo-gulo, walang proper procedure, walang sumusuporta sa amin, ganyan-ganyan. Parang kami, parang ginano lang kami na, oh, ikaw na mag-manage din. Walang training, walang ano, tapos sa'yo expect sa akin, hinihingi yung bakit mababa yung benta, bakit ganito ganyan, ano. Sabihin ko. Hindi naman ako sabi ko kung gusto niyo ako maging amo. Dapat may proper training, may proper, yung ano ba, handover na oh ganito dapat kapag mga bagong kliyente, this is how we approach. Yung ganon, walang ganon eh. Ini-expect nila na ikaw lahat yung gagawa. Ikaw lahat yung mag-provide sa kanila. Tapos pagka walang benta, sa'yo rin itatanong. Sabi ko, ano magawin ko? Eh, lahat naman nakasarado. Hindi naman nagpapadala lahat ng mga customer natin ngayon kasi halos lahat hindi operational. Pero nag-resign yung ano, tinanggal? Kaya ano? Nag-resign. Tama yung pumalit ng Pakistan. Yung pumalit ng Pakistan. Walang ginagawa. Puro naka-telepono lang. Si Alessandro dati, pag mayroon siyang hindi maintindihan. Araw-araw, sinatanong kami, o tulungan mo ako, paano ko ba ito gagawin? Ganon, yung Pakistan, bago lang ako. Ganon, eh bago lang din naman si Alessandro, kasi nung dumating ako, kung June siya na-hire, July ako na-hire, alas sabay lang kami. Anong reason na nabagmalis? Family. Kasi ang dami nang nag-lock, di ba? Eh, ano sa kanya, agreement, dapat at least in a month, makakawi siya ng kanina. Eh, sabi niya matatagal ang tarot ng COVID na ito. Eh, nalilirapan siya. Tapos ang gulo-gulo ng kumpan. Parang ano? Kumbaga parang amo lahat. Hindi mo naman yung lahat, parang amo lahat. Ano naman namin yung baka? Ano siya ito? Ano siya ito? Ano siya ito?
sana mga audience sa'yo tutunyan ganyan. Parang makagising mo sa kanyang parang nandun naman yung growth. Kasi ang dami kong natutunan dyan. Gumagawa ako ng posting. Gumagawa ako ng mga report-report na yung parang ginagawa dati. Nakakakausap ko yung mga accounts. Nag-ano ko ng mga invoices. Customer yung casing. Ang dami kong natutunan. So baka ito yung preparation. For me. Para pag dinala ko sa ibang place. Buta lina lang. Hmm. Guess na doon. Kasi nung morning, parang sabi ko, lagi kasi ako nag-aarap. Bakit? Parang ang hirap-hirap. Gawin, di ba dapat you'll find joy sa trabaho din. Hindi yung itatrasin mo lang. Nandun na yung you are working for the Lord. Kasi nandun yung technical, nandun yung obedience. Kaya lang parang sabi ko, parang hindi lang ang help. Nakalabas? Lumabas? Parang may kainit! Healthy na ganito na parang parati akong stress, parati akong pagigising ng umaga yung puso ko parang lumalabi sa kasain. Kasi araw-araw iba-iba yung trabaho. Tapos yung amo ko na makakistan ngayon. Kasong gusto niya na sinusuntungan namin siya. Dahil na pag nasood niya, I helped you. I was the one who helped you. Yan lang siya. Pero wala siya gagawin. Nandun lang siya. Tapos na utos. Tapos sinabihan yung isa kong kasama na, ba't hindi ko alam na pag ini-stress siya nung amo namin na lokal, siya na ini-stress din kami. Pero hindi, wala naman siyang ano. Wala naman mga kapwenta-kwenta yung eh, dapat siya yung gagawa mo. Kami ini-stress. Hindi na lang si IOB sa commercial. Kami katulong ako. Hindi ko pa rin siya magamit si Ivy kasi inuutosan niya pa rin si Ivy para rin sa ibang tala. Sabi ko lang sana. Nagusti siya. Hanggang kailan ang offer nung isa? Sabi niya, send ko lang yung CV niya. Sa isip ko. Tumawag sa akin nung gulat ako out of the blue. Anong pangalan? Hindi niya sinabi, pero ano siya, nag-post kasi ako sa Naukri. But, ngayon, yung Naukri na yun, nagpatumawag sa akin. Tapos sinabi ko naman sa kanya na may trabaho ko. Tapos kung mag-resign ako, I'll still have to serve 1 month, term, para 1 month notice, para makaalis ako. No, it's okay, we can wait. Tapos sabi ko, I know the current market na medyo mababa na ngayon, ganyan. Pero this is what I'm getting, and this is what I was getting before. Sabi niya, kung offeran na kita ng kagaya ng offer mo before, are you willing to go? Are you willing to change? Ito bakit hindi? Why not? Let me do. Tinatangan ko kung anong company sa niya. I cannot disclose the company name right now. However, it's for a real estate company na semi-government din. Kasi ang Gulf Helicopters, semi-government din. Pero, chinek mo yung ano, profile ng tao sa? No, hindi pa. Binigay niya sa akin yung email niya. It's you. Hindi kaya tinitest ka? Pakilala, no? Helicopters? Ha? Wala naman sila, hindi naka-husband sponsor ako. Hindi naman ako naka-sponsor sa kanila. Naiyak ko na rin yan. Kung
na rin yun. Kami ko. Hindi kaya kaibigan si Pipo siya? Yes. Very good. Ang lahi ng dumawag sa'yo. Paano? Pili ko parang ganun yan. Hmm? Pili ko parang ganun yan. Yung test? Out of ano, real estate talaga. Real estate lang? Hindi, kasi ang meron siyang CD ko. Yung CD ko pa noon na pa. Real estate pa. Sa slopes. May kopya siya eh. Nasa ano eh. Nasa Navcrate. Yung pang-bait platform. Kasi hindi niya ma-disclose yung company, okay? Baka headhunter sila. Ha? Headhunter. Alam mo yung hints pang data. Maghanap sila ng mga potential employees. Mm-hmm. Para ipatuloy nila sa kumpanya. Tapos yung company magbibigay sa kanila ng pera. Mm-hmm. Yan lang pa. Scout. Lagi nga scout. Momenta. Hindi nila dinidisclose. Pero sinasabi nila nasa banko. Kaya ito yata ang momenta nga na. Wala na. Fishy na yun kapag nagtanong siya ko sa helicopters, like, anong management ko, ba't ayaw mo, ba't aalis? Hindi niya alam yun. Hindi about sa company, dapat about sa'yo. Actually, there's no problem sa family na company. Kasi natanongin kayo, ba't gusto mo umalis? Yung parang, ba't mo napag-isipan nga, ba't baka magdodoble, ano? Siyempre, so, if you were given a chance to get out, higher salary, hindi nating choice. Kasi doon sa kumpanya namin, ang daming natanggal dahil parang na-operate sila ng malaki. Yung pala, mall. Yung bumbaga, gagawa sila ng isang issue, tapos sasabihin, ay ito, parang gusto kong umalis. Tapos nalaman na nag-speak again sa company. Mm-hmm. Tapos nalaman ng boss ko, pinatawag sa Asia lahat. So, lahat ng nato sa department ay tinanggal niya, replace. Kasi sinasabi nila na ano? Pangat yung pamalakay. Oo, pangat yung pamalakay. Wala. Lutapad naman, tapos, hindi nila ginawa. Mali din pero ito, niya. Actually, totoo naman yun. Dinidelay lahat lagi ng mga... Tapos wala silang system. Karapatan ng empleyado. Oo. So, ang ginawa nila, dahil nag-plant sila ng parang istorya, di ba? Kunwari, parang scouting. Tapos yun ang boom naman. Uy, ito ang ano nyo. Ayan, ganyan. Sabi ko, opera ko sila. Tapos, mamaya, speaker din sa inyo. Sigurado ako, baka yun na. Gusto nyo yung kit, yung ganyan. Ay, trabaho! Ay, ko. Ha? Nakarekal ka ka ba? Ha? Tapos yun, nakarating sa HR. Tapos nabansagan sila ng mga boss ko na parang people with ill intent. Parang gano'n. Sina? Pero ang bait-bait mo ba yun? Yung mga tinanggal niya? Sina? Yung management niyo. Yung amo niya. Management din ang company niya. Pero kapag na ano, nakita mo, bait-bait mo mga natanggal. Tsaka magaling magpalakad. Mga manager na rin. Naging ano lang talaga, naging sobrang transparent lang talaga sila. Actually, yung mga yung makakuha naman agad ng
malilipatan tapos mas mataas sa speed. Ito kayo gano'n yung platform. Sa general manager, tapos yung isa yung nag-design lang ko wala na rin. Oh, wala na rin. Hindi nang gano'n. Isa rin na siya. Pero ang nangyari sa kanya, matagal na rin. Nangyari sa kanya kasi yung karansya sa puso. Kaya ano to? Kaya ate. Ay, papay. Kailangan na mo sa igin. Yung sa mabala. Eh, nalit-sumbonggil sa kanya na ano. Pero kasi sila eh, isang sales sales admin tawag. Tapos isa siya na ano, business business development. So parang isa nang buong sa kanya na wala nang ginagawa ginagawa yung dalawa. Tapos yung tinanggal yung dalawang yun, nagsitaasan yung mga sweldo nung ano nung nasa loob o hindi ayun yung mga sundan. Yung finance manager namin tumaas. Kung ano yung natanggal sa sales admin, tumaas. Kasi lahat ng documents ang punta sa akin. Kumbaga sa akin naikot. Ano ba ang alam na ano ako, executive management assistant. Ano executive assistant? Slash admin. Slash. Kaya ako na? Bye! Please subscribe to our channel. Bye bye.